Kumusta kayo, mga dre? Welcome to Saray TV. Masipag ang tatay ko eh. As early as 12 years old, katrabaho niya. Ang naging trabaho niya, nagsashine ng sapatos. Nagsashine siya para may baon siya pagsasok niya ng eskwela. Sino ang makakalimot sa isa sa mga versatile veteran actors ng pelikulang Pilipino? Natampok natin sa video na ito, mga dre. Isang mahusay na sidekick at minsan nating kinainisan dahil sa kanyang napaka-epektibong pagganap bilang kontrabida. Siya ay walang iba kundi si Dick Israel na pabirong binansagang ang maswerteng kontrabida. Bakit nga ba maswerte? Halika't alamin natin sa video na ito. Ako nga pala si SX Michaka, anak ni Dick Israel, ang screen name niya si Dick Israel, pero ang talagang name niya is Ricardo Vizcarra Michaka. Ang tatay ko, nung nag-aaral yun ng high school sa Angeles City, walang year na hindi siya valedictorian. Lagi siyang, Top of the class. Top of the class siya. And, pumapasok lang yan na nakabakya sa Pampanga. Bakit sir, kung ano ba ang buhay nila noon, sir? Hindi naman sila, kumbaga may kaya o sakto-sakto lang, ganun. Talagang, ang lang niya, ang bentahe lang niya is, lang talaga. Matalino lang siya talaga. Witty. Hindi alam ng tao yun, sir, ha? Hindi alam ng tao yun. Kahit ako hindi ko alam yan. Witty siya. Sa Kapampangan po ba si sir? Doon po ba siya? Doon siya lumaki sa Pampanga. Pero ang originally is talaga, Bisaya. Kasi napapanood namin sir, nakakapampangan siya madalas sa doon kasi siya lumaki sa movie. Sa anong naging trabaho niya nun sir nung agad-agad pa siyang napasok sa movie o hindi pa naman? Naging nag-work muna siya sa ibang film. Nag-work siya sa ibang field. Masipag ang tatay ko eh. As early as 12 years old, katrabaho niya. Ang naging trabaho niya, nagsashine ng sapatos. Shoeshine? Talaga? Saan yun, sir? Sa Angeles din. Okay. Nagsashine siya para may baon siya pagsasok niya ng eskwela. At para makatulong din siya sa nanay. Naging bellboy din yan. Sir, sa Angeles din. Angeles pa rin. Tapos, nung college days niya, sumali siya sa Mr. Pogi sa Wow Comics 1964. Nanalo siya ron. So, bali yun na yung naging stepping stone. Kaya siya napasok sa... Aside from tatay niya, isa film producer. Okay, kaya pala. Nasa dugo talaga niya. After noon, nagkaroon siya ng break, I think, 1970s na yun. Tapos, nagsimula siya pa-extra-extra, pa-konti-konting role. Yeah. Napansin nung mga ibang director sa producer, parang may dating tsaka magaling umakting. So dun na, from there, nag-start na yun. Nag-boom na, nagsunod-sunod na yung project niya. Ayan, 70s, 80s, alam niyo naman, kilala niyo naman ang tatay ko. Oo, kilala yun, sir. Kung saang role siya nakilala nung mga panahon na yun. No? Talaga naman, sabi nga nila, yung tatay ko doon pinakamaswerte ng kontrabida mo. Bakit? Lagi ko na mabasa sa comment dyan, sir. Maswerte ng kontrabida. Bakit ka mo? Share mo nga, sir. Lahat na lang ng leading lady dumaan sa kanya. First movie niya kay FPJ yung Calibre 45 with Lito Lapid. Bata pa siya, no? Ayan, sila Lito Lapid, si Robin Padilla, ayan. Sino-sino pa sa yung mga naging friend ni, na naalala? Actually lang, sila Joel Bernal, ayan. Si na-interview na, si Tito Patis. After nung tinasabi niyo na, nagsunod-sunod na yung project na nun, ano? Mga year yun? 80s hanggang 90s. 90s, talagang lagari yan. Dumating sa point na hindi na siya umuwi ng bahay. Hindi siya sa trabaho. From one location to the other. Tapos pagkatapos doon, meron na naman iba-ibang movie yun. Tapos,
Uuwi lang yan ng bahay, matutulog. During the peak of his career naman, sir, ang pag-uusapan natin. Kumusta naging buhay niyo nun? Nung, syempre, sikat na sikat siya nun eh. At saka, dami niyang projects. Ano lang kami, hindi kami... Kumusta ba siya? At least bilang... Bilang ama? Mm-hmm. Ay, ano yan? Kwento mo naman. Open-handed yan. Ano siya? Giver siya. Basta may kailangan ka, magsabi ka lang. O kahit hindi mo kailangan, basta gusto niya ibigay sa'yo, ibigay niya sa'yo. Talaga? Strict ba siya? Pagdating sa pag-aaral, o. Strict siya. Ang standard niya mataas. Sa school? Yung paghina. Okay. Yung paghina ng movie. Mm-hmm. Ang gawa ng yun na, yung piracy. Mm-hmm. Yan, yan. Number one talagang pumatay sa movie industry. Piracy? Yeah. Naramdaman niyo yun, sir? Nung ano? Hmm, naramdaman namin. Siyempre, dati, malakas siya. Then, ano, discarded. Dumilis ano kasi eh, si daddy, ano yun? Hindi siya nawawalan ng ano, fighting spirit. Laging kaya yan. Laging may paraan. Laging, kahit wala ng project, anong, ano yun, mga naging outlet niya nun, sir? Wala ng project? Ano siya? Wala naman kaming naging outlet talaga. Talagang naghahanap siya ng trabaho. Pumarakit? Pumarakit siya. Ano siya, hindi siya kasi sanay na nanghihingi. Mas gusto niya yung pinagtatrabahuhan niya. Anong pinagkakabalan niya? Sa bahay siya? Sa bahay lang siya. Ano kasi yan, reader yan. Tsaka, ano siya, bedroom person lang siya. Sa kwarto lang siya. Sa kwarto lang siya? Kwarto, nagbabasa ng dyaryo. Uh-huh. Yan, ganyan. Minsan ba, may mga bumibisita ba sa kanya ng mga kaibigan niya? No, mayroon din. Talaga? Mayroon. Yan yung mga kasama niya, mga ano din. Sorry sir kung tatanungin ko to sir. Kasi malakas ang malakas yung kumita nun eh. Mm-hmm. Meron ba siyang naipundar or ano, something na business o kung ano man, bahay? Bahay meron. Yan yung tinitirahan ko ngayon. Mm. Yung mga sasakyan niya sir, kumusta? Mga sasakyan niya, ano, ngayon wala na eh. Kinailangan ng pera. Ng fund. Nagkasakit siya? 2010, na-stroke siya. Yeah, 2010. Na-stroke siya nun. Yun. Dun, isa pa yun. Yun ang naging dahilan ng paghina ng karir niya. Kasi naapektuhan yung speech niya. Hindi na masyado ganun ka. No. Pero, ano pa rin? Pero gusto pa gusto rin niya. After nun sir, nung nagkasakit siya, di naman siya na-stress. Hindi. Very positive. Pero may sakit eh. Na-stroke ka, nahina ka. Yun lang rin niya. Yung magpapasubok. Yeah. Subukan mo naman ako. Nako, baki ano naman. Ganun. Malambing pa rin siya sa amin. Kahit ganun na siya. Pero yung speech niya na-apektuhan lang talaga. Maintindihan mo naman. Medyo may pagkabunol lang ako. Pero... Maintindihan mo rin? Maintindihan. Sir, nagkaroon ba ulit ng ano, na-stroke ba siya ulit o last na yun? Isang beses lang siya na. Isang beses lang. Tapos may ba siyang naging sakit? Wala na. Wala na. At least, ano pero yung normal na naging sakit na may edad, high blood yan, diabetes, yan. Sir, nabalitaan ko yung sunog. Yeah. Kwento naman sa akin yung sunog. Anong year yun? July 2, 2016. Ano po nangyari nun? Galing ako sa church noon. Diyan pag uwi, nagkakagulo yung mga tao. Tapos pag akyat ko dun sa kwarto namin, nagliliyab na yung kaysam. Talagang malaking apoy. Maapoy na yung kaysam eh. So, yung mga gamit, kinalimutan ko na. Ang importante sa akin, mailabas ko silang lahat. Siyempre. At least, yung mga gamit, makapalitan yun eh. Importante, buhay kami. Sinong unang sinate mo, sir? Yung anak ko, tapos yung mother ko malakas pa naman, so nakalabas na. Tsaka yung daddy ko. Yeah. Yung bahay binaliwala mo lang yung gamit mo? Tapos, ayun, tinulungan din kami ng mga kapitbahay. Ang ibig sabihin, sir, napuruan ba yung bahay nyo? Sa bahay nyo ba nag-start yung suno? No. Adama. Pero sa amin huminto. Hindi sa amin nag-start, pero sa amin huminto yung suno. Sabi nga nila, di ba halin ang manakawan, huwag lang masunugan, sir, no? Yeah. Maraming na, siyempre, yung sunog na yun, anong naging epekto nun sa inyo, sir? Siyempre, magiging taon ka ng konti, isipin mo, ano na kaya yung susunod dito. Pero pagka tinanong mo, tatay ko, parang, okay lang.
sabi niya, after nung sunod, kalmado lang. Okay lang yan, ganyan talaga. Paano kayo nakabangon nun, sir? Yan, salamat sa kaibigan ng dahil sa industry, nagpaabot ng tulong. Ayan, from there, nakabangon kami. Salamat sa kanilang lahat, sa mga foundation, sa guild. Punta naman tayo sa pagkawala ng father niya. Anong nangyari doon? Actually, wala kaming clue. Wala akong clue kasi ako yung kasama niya nung sa bahay. Wala akong clue na yun na pala yung ano, yung last night niya with us. Kasi nagbiruan pa kami noon eh. Okay, nagbiruan kayo. Anong date yun, sir? October 11, 2016. Okay, nagbiruan kayo. Okay. Parang ano lang kasi, di ba, after nasunog, o merong ibigan na nag-offer na doon muna kami tumira sa kanila, sa Makati. Mm-hmm. Yeah. Eh, doon kami tumuloy. So, mm-hmm. Eh, yun. That night, pumasok ko sa kwarto niya. Eh, nagbiruan lang kami kung ano-ano lang. Mm-hmm. Tapos tawa na. Mm-hmm. Lumabas ako para kumain. So, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, Dad, kain muna ako. Tumango lang siya. Nakangiti eh. Tapos, nag-high five pa kami. Talaga? Tapos, paglabas ko, kumakain ako. Pumasok itong kasama namin sa bahay. Na, yun na. Tapos, paglabas niya. Nasek, sabi ko, pakitignan mo nga yung daddy mo. Kasi, may dugo daw dito. Tapos parang hindi na raw may kaya. So, takbo ako papasok. Ayun nga, may dugo na siya dito. Tapos, yun nga, wala na. Wala na siya. Tapos tumawag ako ng tulong. Nung dumating yung mga doktor, hindi na nila ginalaw. Ang verdict nila, ang assumption nila is massive heart attack. That night, hindi mo makikitaan talaga. Hindi mo akalain na yun na pala yung last. Kasi, bibiruan kami. Akalain mo, lakas pa ng tawa na namin. No, talaga? Hindi mo isipin, no? Hindi mo isipin. Hindi mo talaga masabi, no? Pero, baka may nararamdaman na siya that night. Hindi lang niya pinapakita. Kasi ganun ang tatay ko. Kahit na mabigat, kahit mahirap, hindi niya ipapakita sa'yo. Saan po siya binuro lang, sir? Sa St. Peter, Araneta. Sa Araneta? Chapel. Pumunta yung mga kaibigan. Ang sabi nga nila, mamimiss daw nila. Tats. Si Tats. Tats kasi tawag sa daddy ko. Mamimiss namin niya si Tats. Kasi pag nasa set yan, ano yan? Comic. Nodal moment yan. Tsaka expect the unexpected. Pag yan ang kasama mo. Tsaka ano yan eh. Matatawag ko dyan, sumasama ako sa shooting. Matatawag ko dyan, suwail yan. Bakit? Hindi sumusunod sa script yan. Babasahin niya yung script. Titignan lang niya yung eksena. I-analyze niya. Tapos kukuha lang siya ng kapraso doon na dialogue sa script. Tapos siya na bahala doon sa susunod. Ganun siya. Ganun siya kahusay. Nag-a-adlib yan. Wow. Kaya dapat yung ka-eksena niya, kung sino man yun, dapat nakahanda yun. Kasi biglang bumabato yun ng wala sa script. Kaya kailangan alam kung paano i-anticipate o paano sasaluhin ng kabilang kabilang party yung dialogue. May libro kasi yan. Pag uma-acting yan, parang natural na lang sa kanya. May libro siyang pinag-aralan. Pamagat ng libro, no acting please. Parang natulong sa kanya. Kaya parang natural talaga pag mas marami doon ang adlib. Buti walang nasasabi yung ano, no, writer. Yung ka-eksena niya. Oh. Eksena niya meron. Siyempre yung... Naalala ko niya, naikwento niya lang sa akin. Ang pamagat ng pelikula eh, Epimaco Velasco. Kasi agent siya doon. Merong eksena na isang Aikido expert huhulihin nila. Pasok sila. Unang pinapasok ni FPJ, yung dalawang kasama nila. Si Daddy tsaka si FPJ, naiwan sa likod. Imbitahan nyo na. So, di, paano ko? Ayoko sumama, sabi nung
Tapos binanatan, binalibago, bagsak. Sabi ng daddy, yes sir, Steven Siga pala yun. Adlib yun, wala sa script yun. Yung Steven Siga na yun? Si ano yun eh, Sandro Zamora. So napatingin si FPG na ganyan. Tuloy pa rin. Lilapit, lumapit si Sandro Zamora. Ikaw, ano kailangan mo? Patulang tayo kay Sandro eh. Tapos nung agawin yung baril, naiilag, pinalo, di ba, bagsak. Pinalo ni FPJ. Eh, di bumato rin ang adlib to si FPJ. Oo. Ayan yung Steven Seagam. Sabi nga. Umexit si FPJ. Oo. Akala niya, tapos na. Oo. Biglang pasok sa frame si daddy. Oo, ayan. Steven, higa ka na ngayon. Adlib pa rin yun. Then, pagka-cut nung ano, pag-cut na, di ba? Sabi ni FPJ, lintik ka talaga, Tats. yung buong eksena na yun, adlib yung binabato niya. Wala siya. Hindi ko alam na adlib yun. Adlib. Pati yung FPJ, adlib din pala. Kasi parang sinakyan niya. Napatigil nga. Si Tito Ran, si FPJ, sabi ni daddy, extracto daw yan. Kung ano yun nasa script, dapat yung susundin mo. Ang tatay ko lang ang nakakagawa na nakakapag-adlib siya. Na hindi nagagalit si FPJ. Yun ang kwento niya sa amin. Kahit wala na si daddy, parang nandiyan pa rin. Napapanood ko yung mga pelikula niya. Buhay na, buhay na. Ang iniisip ko na lang, nasa location lang niya. Location. Anong namimiss mo sa daddy mo, sir? Pinaka namimiss mong memory sa kanya? Pagiging kwela niya. Ano yan? Sa bahay yan, bihira magsalita yan, pero pag magsalita yan, hindi mo expect. Man a few words eh. Kung nakikita natin siya na madaldal sa pelikula, pag nasa bahay yung tahimik yun, dyaryo. Dyaryo lang katawan. Kung kaharap nun, dyaryo. Basa. Mahilig siya magbasa. Ang crossword puzzle. Tsaka magtanong ka sa kanya, lalo na sa math. Ito yung math wizard. Pakita mo lang sa kanya yung problem mo, halimbawa algebra. Titignan niya lang yun. Tapos alam niya na kung paano isolve. Minsan lang niya ituturo sa'yo. Okay. Kailangan focus ka. Siyempre, First time, tapos hindi mo nakuha, pagbibigyan ka niya, tuturo niya ulit. Pag pangatlong beses, magagalit na yun. Hindi mo nakuha, dali-dali oh. Ano nag-aaral niya ng college? Hindi bumababa ng uno ang grado niya. Ang pinakamababa niya 1.5. 'Yun ang pinakamababa niya. Sakit siya no. Hindi sakit partida. Sir, mother niya siya. Yeah. Para magkasunod lang sila, no? 4 days. Grabe, 'yun ang pinakamabigat na nangyari. Ano 'yun? Mas nauna pang na-hospitalize ang mother ko. Kaysa sa ayun, mas nauna pa na-hospitalize ako na. Kasi aneurysm yung nangyari sa mother. May pumutok na ugat sa ulo. Yan. Andawin na pa pala. So, nasa hospital siya nung nawala ang daddy. Yun ang mahirap kasi. Nung time kasi na nawala ang daddy ko, galing ako sa hospital nun sa mother ko. Umuwi ako nung gabi para magpahinga. Yun nga yung last night ni daddy. So, siyempre, solong katong. Pag ganun-ganun ako, hospital, bahay, hospital. Pagkagaling ko ng hospital, asikasuhin ko si mami, uuwi ako ng bahay, asikasuhin ko naman si daddy. Ayan. So, ganun. Ganun ang naging sistema. Hindi niya alam na sa comatose ang mother ko, hindi alam ng father ko yun. Basta alam lang niya, nasa hospital. Hindi pa niya alam yung sitwasyon niya. Hindi niya alam yung sitwasyon ng mother ko. Kasi ayaw namin siyang ma-stress. Ayun, tinatanong. Nasa hospital. Nandun, naka-confine. Nagiging okay na. Pag uwi, mag-usap kayo. Naging factor din siguro yun. Kaya namatay ang daddy ko. Kasi baka iniisip niya kung ano nangyari sa father ko. Hindi lang siya nagpapahalata. Kasi ganun yun, ganun klaseng tao yun. Solo niya yung burden
Akala mo malakas, akala mo okay lang. May pinapakita ng mahina siya. Yun ang akala mo. Nakaburol sila, magkatabi na eh. Kasi ang sistema, ang napagkasunduan, 4 days yung wake ng daddy. Then yung pang 4th day, ililibing na dapat siya kinabukas. Eh, biglang nawala si mami. So, yun. In-extend namin para dalawa sila, sabay na silang ano. So, they were cremated. Sabay na lang. Nandiyan sila sa Eternal Gardens, may baysa, sa may chapel. Masakit. Masakit na ba yan? Eh, kailangan tanggap eh. Wake na dito na yung mga maliliit na ano, yung mga restaurant, mga entrance utilities. Ayun na. Tapos nagkakwento sila tungkol ng dati. Na malaki na itulong sa kanila. Na very approachable si daddy. May natulungan din siya. Mm-hmm. Lalo na sa field ng acting. Nagbibigay ng pointers yan eh. Hindi siya yung isipin mong may pangalan ako. Iba ako sa inyo. Yeah, hindi siya ganun. Set, kukuha ng pagkain niya. Tapos makikisalo yan sa mga ano, mga stuntman, mga doon. Kakain sa kasama nila. Kasabayan niya yung mga... Maraming salamat sa mga sumusuporta. Mula noon, noong nagumbisa yung tatay ko hanggang ngayon. Noong nagumbisa tatay ko hanggang ngayon, siguro mga... Sana marami pa rin kayo. Marami. Pero yun, maraming salamat sa lahat ng suporta. Kasi kung wala kayo, walang Dick Israel. Yung mga nanonood dyan ngayon, sana suportahan natin itong Rai TV. Maraming natutulungan to mga artistang maliliit, mga medyo mahina ng karyera, alam mo naman sa panahon ngayon. Nabibigyan nila ng exposure, kaya suportahan natin ito. Tsaka keep up the good work. Marami kayong natutulungan. Thank you, sir. Thank you. Isang malaking kawalan si Mang Dick sa mundo ng pelikulang Pilipino dahil sa kanyang mga di matatawarang kontribusyon sa industriya, sapagkat walang saysayang isang pelikula kung walang mahusay na kontrabida. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.